Welcome to my channel. Welcome to Rdm Designs YouTube channel. Welcome to Philippine Arena. This was our travel way back. No pandemic pa. Sa video ng anak ko at ng kanyang ate siya, ang sabi ng anak ko, nung unang beses daw na pumunta sila rito, ang haba daw ng nilakad nila, ang tagal daw nilang naglakad, nakakapagod daw. Sabi naman ng kanyang ate siya, exercise naman. During this time po, kaming mag-asawa na lang yung first time na makakarating dito. So, paano po kami sumakay during this time, papunta rito? Since taga kabilang side lang po kami, dito po kami sa may barangay Turo, malapit. Sumakay po kami ng tricycle, I think 120 or 100 pesos yung bayad namin during that time, hanggang sa Philippine Arena na po yun. So, shortcut, lumusot po kami sa may, I think it's, ano bang gasoline station to? Shell, sa may Shell, dyan sa may Turo din po yun, lagpas lang po ng toll gate. May kalsada po na papasok doon kung saan dun nga lumusot yung sinakay namin tricycle dito sa video. So kung manggagaling naman po kayo dito sa may Bocaue exit mismo, may paradahan po ng tricycle dyan, pwede po kayong magpahatid din mismo sa kanila dyan sa Philippine Arena. October 22, 2017 po ito kung saan yung mga tao po talagang dumagsa sila dito sa Philippine Arena noon dahil ito po ay laban ng Barangay Ginebra. So hirap na hirap pong makabili ng ticket during that time kasi I think this was a championship yata po. So ito, dito sa video na to medyo malapit na kami sa Philippine Arena. Pero yung mga tricycle po, hindi kasi sila mismo nakakalapit sa Philippine Arena. So meron pong pinakang drop-off point kung saan may free bus ride si Philippine Arena kung saan dun pipila yung mga tao para makasakay ng bus. So simula po dun sa may gasoline station nga sa may highway Shell nga ya. Sorry, ano ba yun? Ano bang gasoline station yun? It takes nasa 4 minutes and 28 seconds bago kami nakarating dun sa mismong drop-off point. Naka-tricycle po kami dito. Marami pong kabahayan din na nakatayo dito sa paligid nito. Ako nung first time kong makapunta, nagulat ako, may mga kabahayan pala. Kasi dayo lang po kami sa Bulacan. So ayan, natatanaw na natin dito yung Philippine Arena, pero kung makikita nyo, ang layo pa rin niya. So ganyan pa siya kalayo. So, ayan po siya. So, I think ito na yung time na malapit na kaming bumaba ng tricycle. Doon na kami sa drop-off point nga kung saan may mga free bus ride si Philippine Arena na mga air-conditioned na bus. Na talagang pinakang free shuttle nila sa lahat ng mga nagpupunta dito sa Philippine Arena. Napakaganda po ng tanawin sa paligid kung makikita nyo naman. Napaka clean and green. Ayan po. Madaming puno, may mga palayan. Lalo na po kapag talaga nandun na kayo mismo sa area ni Philippine Arena. Talagang breathtaking yung view. Ang ganda. Ang ganda po ng pagkakadevelop ni Philippine Arena. During this time po, hindi pa tapos yung mga development sa paligid. 2017 pa po kasi ito. So probably by this time, mas nag-improve na po siya. At mas dumami na po yung mga mas mapapasyalan dito. So ito na po yung sinasabi ko na drop-off point kasi hindi mismo nakakadiretso ang mga tricycle sa mismong Philippine Arena. So dito na po kami bumaba kung saan sasakay po kami ng free shuttle ni Philippine Arena. Sa scene na to, sa picture na to, sorry, sumakay na kami ng free shuttle ni Philippine Arena and nakababa na kami, nandito na kami sa Philippine Arena. Ayan, nakapag picture na kami. Talaga namang ang ganda-ganda ng view dito. Ang ganda ng pagkakadevelop nila. So ayan, so ito po yung harapan ni Philippine Arena at ito po yung nandoon na kami sa loob ng Philippine Arena waiting na mag-start yung tama finals nga po ito. And pauwi na po kami rito, gabi na po. Thank you for watching guys and don't forget to subscribe to this channel.